Bukas sa preliminary investigation, dapat ay makakapagsumite na ang PNP ng mga karagdagang ebidensya at testimonya para suportahan ang isinampang kasong rape with homicide sa lahat ng mga suspect sa Christine Dacera case. Magugunita na inirekomenda ng Makati City Prosecutor's Office ang pansamantalang pagpapalaya sa tatlong suspect na sina Johnny De La Serna, Romel Galido at John Paul Halili dahil sa kakulangan ng ebidensya para patunayan na ginahasa at pinatay ang 23-anyos na flight attendant ng Philippine Airlines. Dito, inulan ng batikos ang PNP dahil sa agad na pagdedeklara na maaring ginahasa at pinatay si Dacera at pagsasabi na solved na ang kaso. Nag-take over na ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pag-imbestiga sa ilalim ng pangangasiwa ni NCRPO Director Vicente Danao Jr. na una na rin bumuo ng isang Special Investigation Task Group para matutukan ng kaso. Ayon kay Danao, naghahabol na sila ng panahon para suportahan ang rape with homicide sa kaso. Yung original na i-file po kasi na case is rape with homicide. So as of now, we are collating evidences to that effect, especially on the statements of the key witnesses, pending the results of the forensic science conducted by the crime laboratory. So all of those evidences at hand will be properly submitted to the fiscal's office on the preliminary investigation day. So kung hindi po natin mabit yung time by January 13, tayo po ay hihingi ng extension of time. And the fiscal will be resolving the issue kung tama po ba yung na-file na case. Dagdag pa na opisyal, sa ngayon ay talagang hindi pa masasabi kung ginahasa at pinatay si Dacera. Ganito rin ang sitwasyon kaugnay sa mga haka-haka na may sangkot na ilegal na droga sa New Year's party ni Dacera at mga sospek sa Katwiran na hinihintay pa nila ang resulta mula sa PNP Crime Lab. Kinikilala pa rin anya nila ang nag-okupa ng room 2207 ng City Garden Grand Hotel, ngunit anya alam na nila ang mga pagmumukha ng mga ito base sa CCTV footages, bagamat hindi pa malinaw sa ngayon kung ibibilang din ang mga ito na mga suspect. Si Dacera ang itinuturing na nag-book ng room 2209 at kasama ang ilang kaibigan, sila ay nakipag-party sa mga lalaki na nasa room 2207. Identities of those persons who are inside room 2207, we're still in the process of identifying the complete names, but we already have the faces. We cannot reveal as of this time. All of this will be submitted if ever ma-identify natin and makakuha tayo ng mga key witnesses. All of these evidences would be properly submitted sa fiscal for the preliminary investigation. Anya, ang pagpapatibay nila sa kasong rape with homicide ay nakadepende sa makukuha nilang pahayag sa ilang itinuturing na testigo. Hopefully, we can get statements from key witnesses and to include the evidences at hand sa forensic science. So kung ito ay makakuha tayo ng maayos na statements to include the positive results coming from the forensic science, magkakaroon tayo ng malakas na kaso. Pero in the absence of which, we will give it up to the fiscal for his appreciation. Samantala, dahil sa mga naging kaganapan, pinaiimbestigahan na ni PNP Chief Debold Sinas ang Makati City Police kaugnay sa naging paghawak sa kaso. I have directed the Director for Investigation and Detective Management, or DIDM, to conduct a separate inquiry and recommend to us not later than January 13 their findings on any liabilities of Makati police officers involved in the ongoing investigations of the Dacera case. No, so there is a separate investigations that is headed by the Director for Investigation and Detective Management. Also, to support also the statement of the RDNCRPO, we are also, while they were organizing the CIDG, CIDG now is the lead investigator in this case. However, this will still be supervised by the RDNCRPO. Janice Cosio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.